FYI is back and I'm your host again, Willy Espiritu. At maraming salamat, Mr. Joseph Sia ng Phil Canada, no, no? At kay Manang Jean, at kay Dr. Kando, kay Dr. Willy Pabunan, kay Vice Governor Lakbain. Ngayon, pagsain natin, sabi ko nga, itong usapti, ito pong Olongga po, Zambales Association of Private Technical Institution o tinatawag na USAPTI, composed of 59 na technical vocational institution na members. Ang active po dito nasa 35 as of the today, ano ho? At meron hong pagpaplano ito na magkakaroon ng isang team building para ma restore yung harmonious relationship ng mga members dahil matagal na hindi masyado naging active yung mga membro. Alam ho ninyo, nagkaroon ng mangilang-ilang problema katulad po na itong, pero bago ang lahat ng yan, ang mga na-elect po dyan, yung Vice Mayor ng iba, mayroong eskwelahan yan, si Vice Mayor pa rin, siya ho ang naging presidente at ako ang naging isa sa vice president, si Jay Lopez na vice president, si secretary, si Merly Mora, assistant secretary, Amy Lakbain, treasurer, Elgin Colin, assistant treasurer, Oliver Ortiz, Pedilag, auditor, Adoracion Ador Ray Danas, business manager Romeo Milo, business manager Harvey Aligado at Job Pilarca, siya yung PIO. Alam mo rin nyo, sa to bring the glory of the OSAPTI members, ang team po will focus on the following. Ano ho yun? Sinasabi nga natin, kinakailangan na magkaroon ng transparency between the technical vocational schools saka sa TESDA. Alam mo ninyo, lagi kong tinutulungan i-promote ang TESDA, ngunit dadapot subalit, meron din mga ilan-ilang problema, alam mo ninyo. Halimbawa, nagpapa-accredit ka ng courses, maraming kuskus balungos. Isa yan sa mga itatakel doon sa team building. Ano ho? Yung train the trainers. Ano ho? Sabi ang TESDA na marami silang kurso. Pero sa mga lalawigan, ang tanong, marami bang trainers? Dito, meron TQ1, TQ2, tapos mababago, magiging TM. Hindi kumawari, ano, minsan, trainer ka na, nadidemote ka pa kasi you have to undergo another one, yung TM, TM1, TM plus, parang energy drink, TM plus naman ngayon. Ano, so pag-uusapan namin niya sa team building. Revision, clarification, ito pong ini-implement ng Region 3, ano ho, na Pegasi, tinatawag. Kasi yung mga training institution, kinakailangan magsasubmit ka ng profiling, enrollment, graduation, kung ilan, assessment, certified, o yung pagbibigay ng certification pa after the assessment. Tapos sa employed, kailangan hindi yung training institution, hindi yung training lang. Ano? Pag na ipag-graduate mo, na pa-assess mo, kinakailangan obligasyon ng technical vocational school na bigyan mo ng trabaho yung tinrain mo. Oh. Kala nyo gobyerno nagbibigay ng trabaho, hindi yun, kami. Ayan, aayusin din ho namin 'yan. Tapos marami pong isinasalaksak sa aming mga skill competition. Wala naman kaming budget. O paano magkaka-budget? Nagkakanda utang yung OSAPTI. O, tapos pagka hindi mo napaganda yung skill competition, masasabong ka pa. Ang panlalabas sa'yo, tide bar. Tapos ini-implement din ho yung DTS, Dual Training System. Alam mo ba ninyo kung ano yun? Halimbawa, ang training process mo is 3 months. 1.5 months to 2 months, magte-train ka doon sa training institution at yung 1 month, doon sa actual company na papasukan, na pabibigyan mo ng 50% na sweldo. O, dapat nangangalap kayo ng mga malalaking kumpanya, tapos tuturo nyo sa amin yun.
Yon, isa yun sa mga itatakal natin. And at the same time, sabi ko nga, being the Vice President of OSAPTI, kinakailangan yung mga training institution na ito, kung accredited ito ng TESDA, hindi lamang kailangan accredited ng TESDA. We will talk about this in the team building na kinakailangan ipa-accredit din natin ito kung maaari sa DepEd, sa Department of Education, or sa CHED in preparation doon sa K-12. Kasi yung K-12 na ini-implement ng DepEd this coming 2016 o 2015, sinasabi nila, pagdating mo ng papasok ka ng high school, mamimili ka kung ano yung mga hilig mo. Cooking, driving, auto mechanic, whatever. Yung mga colleges and university, wala naman silang actual training nakagamitan. Kita ko ninyo sa GIS Institute. Pag sinabi mong housekeeping, naandun ho yung kwarto. Ha? Pag sinabi mong cookery, andun yung kalan, lahat. Yung ibang school, yung mga universities and colleges na nagtuturo ng HRM, wala ho ito yung mga equipments. Kaya kailangan i-accredit na rin kami ng CHED at saka ng DepEd. Tapos, i-set up din natin itong oath-taking ng mga membro, ng mga newly elected officers and members. Yan. At siyempre, katulad yung nabanggit po namin, yung naging Region 3 President ng Federation ng PESO. Ito pong Pre-Employment Services Association of Federation. Alam mo ninyo, kasi ngayon, dati-rate, yung mamamayan pupunta sa isang mayor, sa konsehal, manghihingi ho ng trabaho. Ngayon, ino-organize na ho ito ng gobyerno. Bawat munisipyo, kahit na dito sa Maynila, bawat city hall, meron ng peso. Doon ilalagay yung mga pangalan mo kung anong trabaho ang gusto mo, tapos nabibigyan ka ng priority. No, magkakaroon kami ng MOA signing with Vice Governor Ramon Lakbain ng peso manager ng Zambales at ng buong Region 3 para yung aming mga graduates, kita naman ninyo, yung aming mga graduates, kinakailangan priority, nakalagay doon, nakalista. So, pupunta ka lang sa internet, titignan mo, may job ano yan, tawag natin dyan? Oh, job fair, ayan, kasama kayo. Local and abroad. At marami pang iba. At isa pa, ang gusto kong maliwanagan yearly, nabibigyan po ang TESDA ng billion budget. Ngayon, sinusunod po ba na kikinabang doon sa scholarship? Dapat magkaroon ng transparency. Ito bang lahat ng accredited training centers ng TESDA ay nababahagian ng scholarship? Kailangan magkaroon ng transparency. Liliwanagin natin yan sa mga darating na Lunes. At siyempre, ang team, magiging team ng USAPTI is for global competitiveness. Ayan. Ngayon, ako naman po pansamantalang liliban sa Himpapawid at sa susunod na Lunes, magsama-sama tayong muli dito po sa inyong palatuntunan. FYI, for your information. FYI.